Sino sa inyo ang nakatikim na ng isang candy na kung tawagin ay Tootsie Roll? Kadalasan siguro sa mga taong nakakatanda sa pagkain ito ay yung mga batang 90s kung tawagin natin. Pero meron pa rin namang mabibiling ganitong candy sa piling mga tindahan hanggang ngayon. Kahit ito pa ay sinimulang ibenta noon pang taong 1908 sa United States. At syempre, nakarating din ang masarap na candy ito dito sa Pilipinas. Pero alam nyo ba, bukod sa sarap ng Tootsie Roll na ito, ay sino ang mag-aakala na sa liit ng candy na ito ay nakapagligtas ang Tootsie Roll ng 12,000 namang sundalong Amerikano noong Korean War? Malaking tandang pananong natin, paano nga ba ito nangyari? Ano ang naiambag ng kending Tootsie Roll sa mga US troops sa kasagsagan ng isang digmaan? Yan ang muli na naman nating uungkatin sa ating bagong kwento. Pero bago ang lahat, mga classmate, kung hindi ka pa kasama sa tropa, kailangan pa bang i-memorize yan? Subscribe mo na yan. It's me, Tito Chow, makinig at mamangha. Ito ang taon kung kailan nagsimula ang sinasabi nating Korean War, kung saan ang North Korea ay suportado ng bansang China na kilala nating isang komunistang bansa at gayon din ang Soviet Union na sumusuporta dito. Habang ang South Korea naman ay sinusuportahan ng United States at mga allied countries, kasama na dito ang Pilipinas na nagpadala pa nga ng hukbo sa South Korea upang magbigay ng suporta. Sa kabilang banda, ang isa sa mga kilalang naging spot o lugar ng nasabing digmaan ay ang tinatawag na Battle of Chosin Reservoir na naganap noong November ng taong 1950, kung saan ay naging brutal ang naging sagupaan ng North at South Korea sa lugar na ito. Kahit pa noong mga panahong yun ay halos malaking porsyento na ng South Korea ang inukupa ng Norte. Sa nasabing Battle of Chosin ay nasorpresa ang South Korea sa tila malakas na puwersa na ipinakita ng North Korea. Ngunit noong mga panahong yun ay sadyang hindi lamang ang umuulan ng mga kanyon at bala ang kinakalaban ng bawat sundalo sa magkabilang panig, kundi ang matinding lamig ng panahon na nagiging bunga ng pagkakaroon ng frostbite ng mga sundalo. Na ang temperatura sa Korea ay naglalaro sa negative 36 to 38 degrees Fahrenheit, ganun kalamig ang lugar habang nangyayari ang mainit na barilan. Dahil sa grabing lamig ay nagdulot ito ng paglamig at pagtigas ng mga medical supplies ng mga sundalo, at nagiging dulot din ng matinding lamig ang pagjam ng ilang kagamitang pandigma ng mga ito. Sa kabilang banda, habang tumatagal ang nasabing labanan sa Chosin Reservoir, ay unti-unti na ring humihina ang puwersa ng South Korea ng mga US troops sa lugar. Subalit, mas lalong naging problema ng mga sundalo ang mabilis na pagkaubos ng kanilang mga bala o ammunition. Kaya dito na niradyohan ng sundalo o commanding officer ang operator na padalhan sila ng 60mm mortar rounds sa kanilang area. "We are out of ammunition. Kailangan na namin ng Tootsie Roll dito sa aming location. At kailangan namin ng Tootsie Roll sa lalong madaling panahon." Pero ang problema ay hindi naintindihan ng operator kung ano nga ba ang hinihingi ng mga sundalong nasa field. Dahil ito sa hindi niya kabisado ang mga code name ng mga gamit pandigma, at wala rin siyang code sheet o parang kodiko na titignan kung ano ang ibig sabihin nito. Naguluan siya kung ano nga ba ang idadrop niya sa location. Basta ang alam niya, urgent ang request na ito ng mga sundalo sa Chosin. Hanggang sa lumipas ang ilang mga minuto ay may nasilayan ng mga helicopter ang US troops sa kanilang location, at nakita din nila na ibinabagsak na ang mga case mula sa itaas o airdrop, at ito ay ang Tootsie Roll na request nila. Ayan na ang bala natin. Makikipagsabayan na tayo sa kanila." Noong lumapag na ang case ay agad na pinulot agad ito ng mga sundalo upang makapag-reload ng kanilang mga armas. Ngunit laking gulat nila noong buksan nila ang case. Literal na Tootsie Roll na mga candy ang dumating sa kanila, at hindi ang 60mm mortar rounds na request nila.
Napakaraming nakakase ng mga Tutsi Roll ang ibinagsak sa kanilang location. Sa military kasi gumagamit ng mga code name ang mga sundalo sa mga bagay na kailangan nila. Tulad nito, ang Tutsi Roll na code name na hinihingi ng sundalo na ibigay sa kanila sa gera ay kahulugan o katumbas ng 60mm mortar rounds. Hindi tuloy maitindihan ng mga ito kung mabubwisit ba sila o matutuwa sa nakita nila. Naiinis sila dahil hindi ito ang kailangan nilang bala. Hindi mo naman maibabala sa mortar ang mga candy upang mamatay ang mga kalaban. Pero tila naging blessing in disguise ang kapalpakang ito. Dahil kasi sa tindi ng labanan ay naubos na din pala ang supply ng mga pagkain ng mga sundalo at nanghihina na talaga ang karamihan sa kanila. Dahil sa kending ito ay nalamanan ang sikmura ng ilang mga sundalo. At dahil ito ay gawa sa chocolate at matamis ay tila nagkaroon muli ng energy ang mga sundalong ito ng United States. Kanya-kanya na ng balat ng candy ang mga magigiting ng mga sundalo sabay subo sa kanilang mga bibig. Subalit, hindi lang pala ang paglalaman ng sikmura ang naging tulong ng candy na Tutsi Roll sa kanila. Kundi, ginawa nila itong parang bulkasil o epoxy na itinagpi nila sa mga fuel line ng kanilang mga tangke at sasakyan. Nabuta sa mga ito dahil sa sobrang lamig at siyempre sa tama na din ng mga bala. Ang ginagawa ng mga sundalo, ang matigas na Tutsi Roll dahil sa lamig ay bagya nilang isinusubo hanggang sa tila maging bubblegum na ang texture nito o yung parang slime na na malagkit. At saka nila ito itatagpi sa mga butas ng fuel line ng kanilang mga sasakyan. At dahil malamig ang temperatura ay tumitigas muli ito at nakakapit na sa mga tubo. Napakagaling ng ideyang ito. Dahil doon ay napaandar nilang muli ang mga sasakyan at malayang nakapag-evacuate o nakalayo ang 12,000 ng mga US troops sa area. Hindi na sila lumaban pa dahil chocolate na lang pala ang meron sila. Wala na silang mga bala o mortar. Pero dahil sa kapalpakan nga ay parang napaganda pa nga ang mga nangyari at nailigtas ang kanilang mga buhay. Konting trivia lang po tungkol sa Tutsi Roll na candy. Ang kending ito ay ginawa ng isang lalaki na may pangalang Leo Hirschfeld na isang Austrian Jewish na immigrant sa US. Ang totoo niyan, ang Tutsi Roll ay ginawa pa noong 1908 sa United States. Sikat na sikat ang kending ito at talagang maraming mga tao ang kumakain nito. Ang Tutsi Roll ay naging pagkain din ng mga Amerikano noong magkaroon ng Great Depression sa US o yung pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Dahil sa kending ito ay tila nakakasurvive pansamantala sa gutom ang mga tao noon. At noong World War II naman, ang kending ito ay isinasama na sa mga supply ng pagkain ng mga sundalo. Kumbaga, kahit nasa gitna sila ng gera, ay tila nalalaman na din ang kanilang mga sikmura sa panandali ang oras dahil sa tamis ng kending ito. Gayunpaman, sa kabila ng kasikatan ng Tutsi Roll na ito noon, ay nagpakamatay naman ang lumikha nito na si Leo dahil sa depression noong taong 1922. Ngunit itinuloy pa din ang produksyon nito ng mga taong sumalo ng kumpanya at nagpo-produce pa rin ng milyong mga candy araw-araw. Kundi nga ako nagkakamali mga classmate ha, sa 7-Eleven ay mukhang meron pang mabibili ng mga ganito. Dahil minsan akong muling nakatikim nito at syempre tila nagbalik muli ang ating alaala sa ating pagkabata. Kayo, sino sa inyo ang nakatikim na ng kending ito? Ang Tutsi Roll na talagang napakasarap. At saan nyo naman ito nabili? Sigurado ako, batang 90s ka din. Ikomento nyo naman po sa ating comment section. Maraming salamat po.